dati nung nag-aaral pa kami, nilalakad lang po namin. Dati kasi wala pang elementary school sa barangay namin. Kaya natipilitan kami mag-aaral sa Kabakmutan. Kakandang huga. Inahinayra. Medyo nakakatamad lumabas sa barangay namin ngayon kasi gawa nitong maputik nga. Balak sana namin mamasyal pag ganitong daan delikado. Baka matumba yung motor. Lalo na pag may angkas. Lumambay nila ang mayroon. Hello guys, samahan niyo ako mag-walking tour dito sa aming barangay. Ito yung boundary ng Bonifacio at saka Kabakmitan. Tapos yung makikita nyo, yan yung waiting shade namin. Dati nung nag-aaral pa kami, nilalakad lang po namin. Papasok sa school at saka pauwi, nilalakad lang namin. Dati kasi wala pang elementary school sa barangay namin. Kaya napipilitan kami mag-aaral sa Kabakmitan. Medyo maputik dito. Umulan kasi kagabi, tapos kaninang umaga. Ayan, maputik pa. Ayan, pero okay lang yan, nakabuta tayo. Apak tayo. Baliwala yan, nakabuta tayo.
siguro mga isang taon pa mahigit bago matapos itong project nila sa kalsada namin. Pero pag natapos ito, maganda na ito daanan. Hanggang Daguhoy ito. Barangay Daguhoy. May motor na may nagmumotor. Putik, nahihirapan kasi madulas yan. Arandang huga. Hinahinaira. Si Nung Nilo. Anak ni Nung Puni. Yan yung Nung Puni. Kapatid ng classmate ko na si Rosel Romano Mutia. Ito naman bahay ng ano, classmate ko dati. Sila Roberto Gamil. Pero wala na sila dyan. Wala nang tumira dyan. Sira na. Lumipat na sila ng bahay. Matagal na. Dati may mga alaga daw dyan yun eh. Mga manok na pangsabong. Pero wala na. Nangamatay at anong panahon ng bagyo. Kapalit yung putik dito. Medyo nakakatamad lumabas sa barangay namin ngayon kasi gawa nitong maputik nga. Balak sana naming mamasyal eh. Pag ganitong daan, delikado. Baka matumba yung motor. Lalo na pag may angkas. May waiting shed din dito. Ito namang maliit na kalsada na to. Yung maliit na daan. Papuntang Castillo yan. Dati nung medyo maliit pa ako, nanguha kami ng bird's nest. Sa Bisaya pa, no? Sag ug sadyaw. Doon sa Castillo, kasama ko dati sila kapitan. Pulito Gamil. Ito medyo okay na yung recrap dito. Ayan. Tuloy na tayo. Maluwag talaga ito pag natapos. Dati mahihirapan yung dalawang sakya na magsalubong eh. Pag natapos ito, maluwag na. Dati may bahay dito eh. Hindi ko lang matandaan kung sinong kaninong bahay yun. Wala na. Bihira lang kasi ako nakakapagbakasyon dito sa Bohol. Tsaka matagal yung pagitan kaya
Hindi ko na masyadong matatandaan. Ang lalaki ng mga bato. Ayan o. Ayun pa. Gumulong ito nung naglindol eh. Yung malakas na lindol dito sa Bohol. Buti dito banda walang natama ang bahay. Ayun pa isa, ang laki oh. Bato, ang laki ng bato. Yan. Grabe, ang laki. Ay, may malunggay. Yan ah, maliit. Maliit pa. Sayang tong bahay na to. Maganda ito dati. Mula nung lumindol ng malakas, iniwan na nila ito kasi delikado. Dahil nga doon sa mga bato na gumugulong. Galing doon sa bundok, yun, sa taas. Yan. Hindi makikita mga kahoy na. Tuloy tayo. Diyan din no, may mga bahay din diyan dati. Wala na, puro saging na. May makasalubong tayo. Sityo Tawid. Lumang bahay nila anong mayor.
ko na alam kung kanino mga bahay to. Medyo maputip din dito. Madalas. Yan, makikita niyo mga tangke ng tubig diyan. Yan ang pinagkukunan ng tubig sa dito sa Bonifacio. Tatlo na pala yung reservoir na yan. Yun naman yung tawid. Diyan sa baba na yan, pag umuulan dati ng malakas, bumabaha diyan. Kaya dito kami sa gilid dumadaan yan. Nung panahon na nag-aaral pa kami ng elementary at saka high school.
pagbaba naman natin yung school namin dati, primary school. Diyan ako nag-aral ng grade 1 at grade 2. Tapos nung grade 3 na, kukunti lang kami, hindi. Kaya walang ano, hindi na nilagyan ng grade 3. Mga bagong tayo na yun. Kasi dito banda yung ano talaga. Diyan nakalagay yung school namin dati. Yung iba na. Hindi ko lang alam kung sa lindol ba na sira o talagang masira dahil sa kalumaan. Bonifacio Elementary School. Swerte yung mga bata ngayon kasi hanggang grade 6 na yung ano meron dito. Dati grade 1, grade 2 lang. Saka grade 3 pag marami yung mga mag-aaral. Ang galing mayugasan sila dyan. Satellite din sila. Parang chocolate sa maliit ha. Iba lang yung kulay. Tuloy na tayo. Bahay nila nung garyo. Adik bahay nila ano nung lulong adik si Tano. May magtayo yata ng bahay dito.
May sulan no dito sa mga tabi ng daan. Kaya paggabi maliwanag na dito. Bahay nila ng pining yung banda dyan. Tuloy na tayo. Sila yung siguro ng kambing dyan. Ay, marami ko lang kambing. Tatlo. Bahay nila sali sa una. Ang dami pa ng bunga pala ng tambis oh. Tambis yan eh. Buhay pa pala yung tambis. Yan yung Barangay Health Center na ano. Ito sa Bonifacio. Bahay naman ng tiyahin ko. Janina. Tapos ito yung chapel ng Katolik. Ito yung ginagawang bahay nila, ano, anak ni Janina. Ni Nunoy. Bagong paggawa. Malaki yan pag natapos. Yun naman, ginawa nilang purok-purok. Ito naman yung purok dress. Sitio Kantang. Yan. Nung maliliit pa kami, dyan sa baba kami naliligo. Parang wala nang tubig. Baba nga tayo. Hindi ko ito malilimutan eh. Ay, meron pa. Yan. Dito kami naliligo pag umaga. Bago pumasok sa eskwela. Yan na ganyan lang yun siya oh.
nung hanggang elementary dito kami naliligo. Ayan. Dati wala pang malinsya eh. Nakapanty lang at saka nakabrief eh. Mga dalagat binata na pag nililigo. Pero naapoy mangukoy. Maganda talaga tong bahay na to pag natapos. Ayun naman barangay hall namin. Ito yung basketball court. Yun naman yung bahay namin, katabi ng barangay hall. Maganda rin yung ginawa nila dito, tambayan. Akit nga tayo. Tal. Ay, Tal. Nakatapag ka na, Tal. Oh, may signal na pala. Magpasel? Bondiri lang. Kitang-kita yung pababa ng eskwilahan, no? Mm. Ganda rito. Tambay ba? Dako dyan yung bahay ni Nonoy ng Humano. No? Alam. Piskay pagpurma. Lima ko din tayo sa kwarto. Ara. Money parkingan eh. Kana. Fish kayo pag biyon yung bunipas yun. Dagan ang gugbay. Malilubuta ka. Katong parkigan na natin, ako dahil ako, gugbay po da. Ngit-ngit naman yun ni gabi, kayo ba may yan? Oo, dyan may. Huwag huwag maglaro, ari ba? Bito, huwag sa ular. Huwa na tayo.
Rokdos. Parkingan. Tal pala yung kapit sa ano, tal? Dito lang yung bahay namin malapit sa basketball court. Bakuran lang namin yung itong basketball court. Pwede mag-daging-daging dito pag umaga.